Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ipon, mga gubat at karagatan. Ay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang kanan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ng loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Webes po. 29 Sunday. Pagbasa mula sa sulat Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hiniling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na nakagawa ng higit kaysa lahat
nang maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan nagahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat ang magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugi ng alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukalan ng Diyos ay mamalakit walang pagkatapos. Mapalad ng bansang ang Panginoon ay Diyos, mapalad ang banayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaniningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at mga anak na lalaki at ina at ng mga anak na babae. At gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang paalala at magandang hamon ang ebanghelyo natin sa araw na ito. Dahil sinasabi sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, na siya'y nagdala ng apoy at sana'y naglalagablab na. Ang apoy ng pananampalataya na sana hindi aandap-andap. Ang apoy ng pananampalataya na sana hindi papatay-patay, kundi patuloy na nagniningas sa buhay natin. At minsan, ang pagningas ng pananampalataya sa buhay natin
Kasama din doon ang pagtindig sa tama. Kasama sa paninindigan natin at paglalagablab ng apoy ng pananampalataya sa buhay natin, kasama din po doon ang pagiging matuwid sa katotohanan. At minsan, alam natin na hindi lahat aayon. Hindi lahat aayon sa turo ng mabuting balita. Hindi lahat magugustuhan. Dahil hindi nagugustuhan, siyempre may kokontra. Pero magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang pinakamahalaga ay ang paglagablab ng pananampalataya sa buhay at puso natin. Kasama din doon ang pagtintig natin at paninindigan sa tama at mabuting pamumuhay. Alam ng iba at naging usap-usapan, no, ang simbahan ay patuloy na ipinapahayag ang kanyang pagtutol sa diborsyo. May iba naman sabi, ay simbahan, tumahimik na lang kayo. Hindi ho mangyayari yun. Bakit? Dahil ang simbahan patuloy na ipapahayag, patuloy na maninindigan sa mga aral at turo ni Hesukristo. Whether we like it or not. Whether it's comfortable for us or challenging for us. Ang simbahan patuloy na ipapahayag ang mabuting balita ni Kristo. Pag pinapahayag ng simbahan ang paninindigan sa buhay at paggalang sa buhay, sabihin na iba, ay simbahan, tumahimik na lang kayo. Pero, pasensya na. Ang simbahan patuloy na ipapahayag ang kasagraduhan ng buhay ng tao. Dahil yon ang turo ni Hesukristo. At magandang imbitasyon din sa atin ito bilang mga Kristiyano na sana ang mga aral at turo ni Jesus na sinisikap nating isabuhay ay patuloy din nating ipahayag. Hindi lahat magugustuhan ang mabuting balita. Hindi lahat tatanggapin ang mabuting balita. Bakit? Kasi mas gusto nilang mamuhay sa kadiliman kaysa sa liwanag ng mabuting balita. Kaya sabi ni Jesus hindi ako nangangako magdadala ng kapayapaan kasi mag-aaway-aaway kahit ang mag-ama, ang magbiyanan para sa mabuting balita. Dahil minsan, kahit sa sariling pamilya, hindi tinatanggap ang mabuting balita. Kaya magandang paalala sa atin at inspirasyon, siguro ay consolation na rin na tayong mga Kristiyano sana magdala ng liwanag ni Kristo sa lahat ng dako. At minsan, ang ilaw na ito ay hindi nagugustuhan ng iba. Pero kahit na ang ilaw na ni Kristo ay dapat patuloy na magliwanag sa ating buhay at pagsaksi sa mabuting balita. At ang pangako ng Diyos sa atin, kung gagawin natin ito, kung tayo ay maninindigan sa mabuting balita, kung tayo ay magbibigay saksi sa mabuting balita, nang babalikan natin ang ebanghelyo ho, pinapangako ni Jesus sa atin na siya ang titistigo sa atin, panig sa atin sa kaharian ng Diyos. Dahil kung paano tayo nanindigan sa aral at turo ng Diyos dito sa lupa, siya din ang maninindigan para sa atin sa harapan ng paghuhukom ng Diyos na maawain. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maaring dumating na sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong manalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako.
ang ating itugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yung mga namayapa naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyan lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain naming ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain.
kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sun, the pillar.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo na magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Resto Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.